Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ka with evidence. Ako po, ang daming drama ngayon ni F. Eliza Marcos. Parang gusto niyang sundin ang mga yapak ng mga, yung mga dramang artista na umiiyak at talagang ramdam niya ang pighati ng mga namatayan ng bagyo. Nako! Trending na trending ngayon ang picture ni F. Eliza Marcos. Pero ang mga tao ay ayaw maniwala. Bakit daw kasi is si Eliza Marcos ang umiyak, pati yung mga kasama niya umiyak din, pero walang luhang nakikita. Ano ba naman, Kabibig? Baka hindi sila gumamit ng ano, ng IMO or di kaya Vicks, nilagay nila sa kanilang mga damong-damong sa mata. So eto, Kabibig, oh. Pinost ito ng mga netizen na yan. Pinag-uusapan itong pictures ni F. Eliza Marcos. I don't know kung maniwala kayo or hindi. Pero ang importante ay pumunta siya doon at nakiramay sa mga namatayan. Tingnan niyo mga kabibig. Diba? Ang lungkot-lungkot. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Kaya talaga ha? Huwag niyo namang ano, pagtawanan. Eh, ganun talaga, naramdaman ni Eliza Marcos na naawa siya. Ramdam niya ang pighati ng mga namatayan. Eh, wala tayong choice. Ganyan talaga. O, di ba? Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ay, si ate, oh. Tingnan si ate. Ano masabi niya? Drama naman yan. Bakit ako hindi niya hinag? Ito namang nasa, ano, ito, tama na po. Si Levesti pala to, Lingkod Levesti. Pag umiyak si mother, dapat iiyak yung mga, tawag dito, iiyak din sila. Diba? Ang gandang picture. This picture paints 1,000 words. So, depende talaga kung ano ang yung nararamdaman. Nararamdaman nyo ba yung lungkot? Yung pighati? Nararamdaman nyo ba yung ang galing-galing ng script? Stick to the plan? O, ito pa. Diyan. Yan, o. Oh. O, oh, diba? Si ate, o. Oh. Oh, umiyak si madam. Okay lang naman umiyak si madam. Wala naman problema doon. Pero ang nakakatawa is, meron taga-video. Bakit may mga video dito? Kung talagang totoo, eh, sana wala ng video. Bahala na lang yung mga tao na kapalibot ang kukuha ng picture na talagang, ano ba, yung ramdam na ramdam ni madam, yung awa. So, assistance to the bereaved families of Typhoon Christine. So, nagbigay pala sila ng assistance. Oh. Pero remember, ang unang pumunta, si Pangulong Duterte, remember? Bakit ang tagal-tagal lang pumunta, Kabibig? Ewan ko. Ewan ko kung bakit ang tagal lang pumunta. Diba? Oh, so, ano ang... So, baka maghintay lang sila ng tamang panahon para mabigyan ng tulong pinansyal ang mga nangailangan, lalo na itong yung mga namatayan, di ba? Kita yun naman, no? Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Oh, di ba? Ang galing ni madam. Nakakaiyak. Nadadala ako sa kanyang luha. Di ba? Ito ako ngayon. Lumuluha. Kaya talaga, huwag ka ng ganyan, Kabibig. Hayaan mo lang si F. Eliza magtrabaho. Ay, trabaho palang pumunta sa mga namatayan. Tapos iiyak. Eh, ganun sana. Nag-hire sila ng mga ano, crying ladies. Diba? Okay lang yung Kabibig. Importante, nandun siya, nakiramay siya, namigay siya ng ano, ng assistance, of financial assistance. Bakit sila umiyak? Ito, bakit sila umiyak? Natouch sila, Kabibig. Ikaw ba hindi maitatouch sa ano, sa ginawa ni Eliza Marcos? Napakaganda talaga yung Kabibig. Magandang picture ito, Kabibig, na talagang ramdam na mga Pilipino na meron tayong isang ina na pwedeng we can lean on. We can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. O, mga ganun ba?
kayo talaga. Huwag kayong ganun ha. Okay lang yan naman. So ano ba ang mga komento ng ating mga netizen tungkol sa picture na ito? Hindi talaga? Dapat talaga may komento. Dapat kabibig may komento ang ating mga netizen. Sabi ng isang netizen, F. Elisa, the best. Finish na si Tambaluslos. Kabahan ka na, Martin. Ito na. Cue the director. Cue the waterworks actors. I'm trying. I can't pretend wipe my non-existent tears. Great actress. Oh, and New Yorker cry. Oh yes, I'm a great pretender. And the best actress award goes to Lisa. And why she is crying in the first place? Hala, may nagtanong. Sinupalpal daw. At bakit siya umiyak in the first place? Diba? Need niya ng more workshop. Yung reaction sa post ni Miss KLCC, it's all. MMK title, Crocodile Tears. Uy, kayo talaga ha. This is how a New Yorker show her empathy. Drama queen. Kaya pala lahat namang witness nila, nag-iiyakan kasi may pinagmanahan. Uy, kayo talaga. Ang galing naman ng talent manager ni Madam Taray. Pasado ang acting. Sikat siguro ang talent school ng enroll si Madam. Kaya talaga, lakas ng tama. Tamang iyak. Sana totoo ang iyak. How wish we are as courageous as the Spanish people. What? Bakit naging Spanish people? Crocodile tears. Doon. Nasali pa si Manong Bitbit ng crucifix. Anong Manong Bitbit ng crucifix? Oh, my best supporting actor sa likod. Nasaan ba? Ito pala. Yung best supporting actor daw. Nasa likod ito. Kaya talaga ha. Ito pa. Lights, camera, action. Di naman kailangan ang iyak mo, FL. O malis na lang kayo sa buhay ng mga Pilipino. Mas makakabuti pa. Lights, camera, action. Hindi ganyan sa New York. Sa lahat ng umiyak, ito ang pinaka, as in pinaka funny sa lahat. Uy, grabe naman. Crocodile tears. Gaya-gaya kay PRRD. Umiyak. Ito. Bakit po naiyak? Sino po ang nagpaiyak? Nakakaiyak. Ngayon talaga. Uy, grabe ang mga netizen magbash. Uy, nabasa ko lang yung mga komento ng mga netizen. Baka i-bash na ako. Hindi. Nabasa ko lang, binasa ko lang kung ano ang kailang nararamdaman sa picture. Diba? So, different people, different sentiments on this picture. Ako naman is, wow, si Kuya, oh, may pa dalang cellphone. Binidyohan yung pag-iyak ni Madam. Okay lang yun. Oh, anong komento nyo dyan? Sige, let's move on to the other one. Ito na, kabibig. Hindi ko alam kung ikakasaya nyo to or sasabihin yung karma ito, pero ito, oh, naku, kaawa-awa naman si Trillianis. Bakit kabibig ito nyo na, kabibig, oh? SWS confirms October 2024 survey on voter preferences for mayor of the city of Caloocan. Diba si Trillianis tatakbong mayor sa Caloocan? So ito, malapitan along tatakbong mayor in 81%. So, mas madaming gustong manalo si Along. Si Trillianis, 15%. So, it's 81 versus 15%. Taob na taob si Trillianis. This is very embarrassing for a former senator, sabi ni La Glenda. So, 109 ang bumoto lang kay Trillianis na gusto niya stress maging mayor ng Caloocan. Pero kay Malapitan, 571. Nakakaawa, ano? Hindi ba ito nakakaawa? This is a wake-up call for Trillianis to find out kung ano ang pwedeng gawin niya para makakuha ng more votes sa mga tao. This is based on SWS, ha? So it means credible to. Ay. Meron namang mga undecided, which is 2%. So pwede pa yung hikayatin ni Trillianis o yung mga, ano, yung mga voto ng ibang tumatakbo, no? Dumaga Trimes, Ronnie Malunes, June Aquilian, Richard Cañete, ang mga 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0.1. So, medyo konti lang. So, kailangan double effort, double time, triple time ang gagawin ko kung gusto niya manalo as mayor sa Caloocan. Ang tanong, bubutuhan ba siya? So, based sa SWS survey, parang hindi yata. Konti lang, di ba? Parang malayo ang agwat ba? From 570 to 109, tapos 81% versus 15%. Ang layo talaga ito. Dapat mag-double time si Trillianis para ramdam ng mga taga-Caloocan na siya ang kayang, ang ibuboto nila. Yung ramdam nila pag si Trillianis maging mayor,
there is what we call progress. Pero paano naman si malapitan kung talagang mahal siya ng tao? Paano lang kung si malapitan, yung nakikita nilang maging magandang mayor na mamamalakad sa Caloocan. So, malayo pa naman ang election. So, may time pa si Trillanes, mga kabibig. May time pa siya mag-action sa SWS survey. Yung iba, hindi maniniwala sa SWS survey. Yung iba naman, yung ibang politiko, hinihintay mga survey ganito para titingnan nila kung ano ang kailang pwedeng gawin para ma-improve yung ratings. Because sometimes, other mga tao talaga, titingnan yung ratings. No? Yung iba, binoto ito, it's because mahal ng tao. Binoto ito, it's because, or gusto ng mga taong itong mayor na ito kasi marami nakikitang maging maganda ang Caloocan. So, kailangan mag-double time si Trillanes. Sabi na iba, kinarama na yan. Kasi hindi siya focus sa kanyang pagtakbo eh. Mas focus siya sa mga Duterte. Eh, ano bang makukuha yung mga Duterte? Di ba? So, kung gusto talaga niya mag-service sa Caloocan, mag-focus siya sa Caloocan. O, exit mo na siya sa mga Duterte, focus mo na sa Caloocan. Ano ang pwede niya magawa sa Caloocan? Ano ang pwede niya ipakita sa mga Tagalog-Caloocan? Yun ang mga komento ng ating mga netizen. So, ano ang yung komento tungkol dito? Again, so, ngayong araw na to, F. Eliza Marcos umiyak parang buwaya daw. Crocodile tears. Trillanes kinarama bagsak ratings ayong piliin ng mga taga-Caloocan. Nako po. So yun lang po mga kabibigan ating Let It Lebek-Lebek for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video pa sa mga latest trending news na ating pag-uusapan at sa lahat ng mga netizen at ang ating mga OFW all over the world. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel at malapit na tayo maging 100,000 subscribers. Wow! Malapit na tayo 100,000 natin before December, before Pasko. Ay! Ngayon po mga kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! Nako po, 100,000 na tayo!